Kanina. Ayun mga kapatid, so makikita niyo mga kapatid, andito ako ngayon sa Maynaia Terminal 3 para umuwi ng Mindanao. Quick visit in Mindanao. So pupunta po ako ng Cagayan De Oro City. Charot. Ayan, so gusto niyo sumama mga kapatid. So kasama ko ang aking maleta na binili ko pa yan sa SM Mega Mall. Charot. Okay, so yan mga kapatid. Uwi ako, it is because meron akong pinaka ano, very important occasion na dapat atinan na hindi ko dapat palampasin. Ayan, so ano ba ang aking atinan mga kapatid? So ang aking atinan mga kapatid ay mag-o-taking kasi yung aking pamangkin na kung saan siya ay nag-graduate ng teacher sa Marawi City, tapos hindi ako naka-attend hindi ako nakapagbigay ng regalo. So ngayon pumasa siya ng board exam ng teacher, so kailangan ko na talagang umuwi. So one day lang ako doon mga kapatid, and after that ay uuwi na ako, o diba, social, no? So parang ang daming pera. So well mga kapatid, wala naman akong pera, pero may pera naman ako, pero sakto lang talaga mga kapatid. So ayun po mga kapatid, so talagang pasakay na po kami. It is because andyan na kami sa may airplane, diba? So okay, so mga kapatid, uuwi ako. It is because gusto ko lang talaga i-support and i-cheer yung aking pamangkin na siya ang pinaka unang pamangkin ko na naging registered teacher. O diba, pinagyayabang ano. So ayan po mga kapatid, so nasa airplane na po ako. Ayan, tingnan nyo naman mga kapatid. So talagang legit na legit talaga na uwi muna ako ng Mindanao para sa aking mga kapatid. And of course, mga kapatid, hindi lang yan dahil si nanay ay andon, o diba? So, kailangan ko tagpuin doon ang aking motherland. Yun mga kapatid, so dumating na po kami sa may lagindingan airport ng Cagayan De Oro City. Ayan mga kapatid, so excited na ako dahil maliban sa sa pamangkin ko na mag-o-taking, so andun ang aking family, andun si mother, nandun si ina na inhantay ako sa May Cagayan De Oro City. So ayan mga kapatid, so sinundo na ako ng aking sasakyan. Charot. Hindi, so driver lang yan. Yun mga kapatid, so finally I'm here na po sa CDO. Ayan, so nandito ako sa Limkit Kai para hanapin at tagpuin ang aking family. Sabi nga nila, family is love mga kapatid. So wag mo ipagpapalit ang family mo sa ibang tao dahil sila lang ang unang sasagip sa iyo at tutulong sa iyo. Char. Okay? So yun lang talaga ang natutunan ko. So finally nagkita na po kami ng aking mother, ang aking sister, ang aking pamangkin. Ayan. So yun, talagang di ko talaga binitawan si ina dahil namimiss ko talaga siya. Ayan, so nag-around tour muna kami dito sa may Limkit Kai, and then after that maghahanap po kami ng aming matutulugan. Ayan mga kapatid. Dahil sa sobrang mga kapatid, halos fully book lahat ang mga hotel dito. So wala kaming choice kung hindi dito kami mag-check-in dito sa VIP hotel ng Cagayan mga kapatid. So napakaganda naman po ang kanilang hotel mga kapatid. Malinis at malaki ang kanilang room, pero pricey din yan mga kapatid. Pricey. So ibig sabihin mahal. Okay, so tatlong kwarto ang aming nakuha. Buting nila and nakaabot pa kami mga kapatid, dahil kung hindi doon kami matutulog doon sa nakuha ng aking kapatid na motel. Seksikan talaga. So ayan mga kapatid, so ito ang aming nakuhang tulugan dito sa My City. So quick tour lang dito sa hotel na ito. So ang hotel na ito ay yung front niya ay luma, yung kanyang likod ay bago. So yung isang kwarto, dalawang kwarto na nakuha namin ay bagong-bago. Tapos itong kwarto ng aking kuya ay ito yung unang kwarto daw nila. Ayan, so mga kapatid, maganda naman po ang VIP hotel. Oo, pero talagang mahal lang talaga siya. Pero okay lang mga kapatid, dahil yung binayaran namin na tatlong room ay kasama naman po doon yung breakfast.
Ang breakfast namin mga kapatid ay ano, only kain ito mga kapatid. Sabi ng ano ng front desk na aking nakausap. Okay, so medyo mahal din naman talaga pero ang importante dito mga kapatid ay yung na-feel mo na yung pamilya mo, yung mga kasama mo ay ano, sila ay ano comfortable at masaya. Ayan, so katulad ng aking pamangkin na si Apple ay ito daw ay nakikita lang daw niya ito sa ano sa TV. Pero ngayon ay nangyayari na daw sa totoong buhay. So talagang nagpasalamat talaga sa akin ang aking pamangkin and she enjoyed the entire staying sa aming ano sa VIP hotel ng Cagayan De Oro City. Ayan. So maganda naman talaga po ang hotel na ito. Napaka conducive. At ito ay bagay ito sa mga family, ayan. So family dahil maraming rooms and hindi lang maraming rooms kundi comfortable talaga dito sa hotel na ito. Ayan, so mga kapatid, ayun, sabi nga nila, sabi nga ng aking ano ng aking nanay, first time daw niya din ito. Ayan, so napakasaya dahil ayun, nakita mo yung nanay mo na comfortable siya. Ayan, so yan ang aking kapatid. Ayan. So yun mga kapatid, so talagang ano, gising na kami. Ayan, so nag-prepared na kami, Iris, because ito yung araw na outtaking ng aming pamangkin na si Najerah ang paso. Ayan. So siya ay nag-outtaking na, nakapunta na doon sa kanilang venue. So kami ay naghahanda, Iris, because after ng aming breakfast ay pupuntahan namin siya at dediretso na kami uuwi. Ayan. So that's day na rin itong oras, itong araw na ito ay ito rin yung aking uuwi na din ako sa ano sa Maynila. Ayan. So mamayang alas 5 ang flight ko going to Manila. Ayan. So ayan mga kapatid, talagang maganda talaga ang hotel na ito. Pero ang pinaka maganda dito ay na bigyan mo o na satisfy mo yung family mo na sila ay maging comfortable. So ayan si Ina, ay Ina, si Ate Aslima, si Ipa. Okay, so pupunta kami ngayon sa ano sa may baba, Iris, because kami ay mag-breakfast na. Sa totoo lang mga kapatid, kami ay gutom na kaya so talagang kailangan naming bumaba dahil gutom na ang lahat. So need na namin mag-breakfast dahil mamaya-maya ay uuwi kami. So kailangan mabusog kami sa breakfast ngayon. Ayan mga kapatid, so andito kami ngayon sa baba, sa first floor para mag-breakfast mga kapatid. So unfortunately mga kapatid, kami ay naubusan ng pagkain. Ayan, so mga kapatid, so hindi naman naubusan mga kapatid, kumbaga sa dami kasi ng ano, nag-breakfast ay naubusan kami. So ayan mga kapatid, ayan, so hindi kami naubusan, ang dami naming kinuha. Ayan, so tuwang-tuwa ako dito mga kapatid, Iris, because talaga yung mga pamangkin ko ay talagang grabe. Yung parang ano, yung parang ang takaw ng aming mga mata. Ayan, so lahat-lahat na lang ang kinuha namin except doon sa hindi pwedeng kainin ng mga Muslim. So talagang kumain kami ng todo, 'di ba? So kasi mahal din naman talaga. Kaya ang nangyari mga kapatid ay talagang gusto namin tikman ang lahat ng pagkain dito mga kapatid. So ang hotel naman ay aware sila na mga Muslim kami. So talagang kung ano lang ang kinuha namin, so yung mga pwede na lang namin kainin mga kapatid. So busog na busog kami, Iris, because parang nagmukbang kami. So alam niyo mga kapatid, pinagtitingnan kami ng mga kasamahan namin, especially yung sa likod na yan. So sila din ay nagmumukbang, hinahinay yung pagkuha nila ng pagkain. Pero kami ay talagang sinagad namin. Okay, o-order ako dito, e-order ako doon. So nilagay lahat talaga dyan sa table na yan. So yan mga kapatid, so napakaganda ng ano ng hotel na ito, Iris, because hindi sila nagtatanong kung sino ba yung mga kasama nyo, bakit ang dami-dami ninyo. So char, so pwede rin mag-take out sa room. Okay, so nag-take out kami ng chicken sa room para sa aking pamangkin dahil nauna siya kumain at tinamad siyang kumain. So ngayon, nagmumukbang kami kasama si Ina.
Ako talaga ay gustong-gusto ko nang umalis, mga kapatid, dahil busog na busog na ako at laki na ng chant ko. Pero yung feeling na hindi ko pwedeng iwan is because ang dami pang leftover na pagkain. So baka masita kami ng hotel, mga kapatid. Yun, mga kapatid. So andito ko ngayon, mga kapatid, sa may Lagindingan Airport para bumalik na sa Maynila. Ayan. So tapos na ang aming banding, tapos na din ang taking ng aming pamangkin na si Najerah. Congratulations, Najerah. You are the first LTP ng family. Ayan. So we are so proud of you, pamangkin. So keep it up and galingan mo pa sa mga susunod na iyong journey. So yun lang, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Remas TV. Huwag niyong kakalimutan i-share, like, and follow my page po. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Bye-bye and see you on my next vlog.